kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Pitong araw lang ang nakayanan ng ceasefire ng dalawang magkasalungat na mga partido. Ito ay ang gobyerno ng Israel at ang grupo ng mga Palestino na Hamas. Kaagad na namang nagsisihan ng dalawa kung bakit hindi napalawig pa ang ceasefire. Ayon sa Israel, hindi na naman daw tinupad ng Hamas ang kanilang napagkasunduang pagpapalaya sa lahat ng mga bihag nilang kababaihan. At nagpalipad na naman daw sila ng raket papunta sa Israel. Ayon naman sa Hamas, ang Israel daw ang hindi tumanggap sa kanilang alok na dagdag extension sa ceasefire. Sa 7 araw na inabot ng ceasefire ay napakawala ng Hamas ang 110 mga dinukot nila noong sinalakay nila ang Israel noong October 7. Kapalit ng pinalaya ng Hamas ay ang 240 mga bilanggong Palestino na nasa pasilidad ng mga Hudyo. Ngayong nag-restart na naman ang giyera ng dalawa ay kaagad nang ginamit na naman ng Israel ang kinaiinisan ng Hamas. Ito ay ang airstrike na hindi lang pumupulbos sa kanilang mga lumalaban sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga kalahi nilang Palestino na hindi naman armado. Totoo naman talaga na hindi ganon kaingat ang IDF sa kanilang operasyon. Dahil sa lakas ng bomba na kanilang ginagamit ay siguradong malawak ang inaabot ng salanta nito. Kaya palaging may sibilyan na nadadamay at sinasabi na lang ng Israel na kinukonsidera nila itong collateral damage. Palaging sinasabi ng IDF na hindi raw sila nagkukulang sa pagbibigay impormasyon sa mga sibilyan na kailangan nilang lisanin ang lugar kung saan doon nangyayari ang labanan. Pero ayon naman sa ilang sibilyan, wala na raw natitirang ligtas na lugar para sa kanila dahil walang pakuntangan ng Israel pag magsagawa ng kanilang airstrike. Walang pakialam ang IDF kung miyembro ng Hamas lang ang madadali nila sa hinuhulog nilang bomba. Kahit na magastos ito pero hanggat may matatamaan sa kalaban ay ayos lang sa kanila. Maliban dyan ay kanila ring pinoprotektahan ang buhay ng kanilang mga sundalo. Kaya mas pipiliin itong pulbusin muna ang mga pinagtataguan ng kalaban bago ito pasukin ng kanilang mga sundalo. Kung ang ginagawa raw ng Israel ay todo kampanya sa mga tao sa Gaza na lumikas na para hindi madamay, kabaliktara naman daw ang ginagawa ng Hamas dahil pinapabalik nila ang mga kapwa nila Palestino sa loob ng Gaza para maging panangga nila at sa bawat sibilyan na nayayari bunga ng airstrike. Ay siguradong sa Israel ang pagsak ng sisi. Tuloy pa rin at hindi pa rin nagbabago ang plano ng Israel sa ginagawa nilang operasyon sa Gaza. Ito ay ang mabawi ang mga natitira pang bihag at ang tuluyang mawasak ang organisasyon ng Hamas nang wala na silang matitirang kontrol sa loob ng Gaza. Kahit na siguradong may papalit at papalit sa Hamas na bagong makakalaban ng Israel balang araw, ay handa naman ito. Ang importante raw sa ngayon ay matupad ang kanilang misyon na mabawi ang mga natitirang bihag at ubusin talaga ang bawat Hamas na papalag. May order na rin si Netanyahu sa Mossad na simula ng targetin at ligpitin ang mga pinuno ng Hamas kahit pa nasaan man sila nagtatago, maliban na lang kay Ismail Haniyeh na nasa Qatar at namumuhay ng marangya. Ayon sa ilang ulat, nangako raw si Netanyahu sa hari ng Qatar bago magsimula ang ceasefire na hindi nila yayariin si Haniyeh na leader ng Hamas hangkat ito'y nasa Qatar pa. Pero kapag ito'y wala na doon kagaya ng iba pang mga leaders na nasa Lebanon, ay siguradong may Mossad na magtitik-tik sa kanila at hindi magdadalawang isip na birahin kapag makakita ng tamang tiyempo. Hindi man aminin ng Hamas pero alam nila na tagilid na talaga ang kanilang sitwasyon. Tanging pressure lang sa Israel ng international community ang makakasalba sa kanila. Sakaling magpasya ang Israel, natigilan na sila kahit hindi pa man sila nauubos. Hindi sila makayang masalba ng Hezbollah at kahit pa ng Iran dahil sa nakahanda ang Israel na harapin ang mga ito.
Sakaling sumausaw at umatake sa Israel, hindi pinapalampas ng IDF ang bawat pagpapalipad ng rockets mula sa Lebanon at kagad nila itong ginagantihan ng mas malakas na puwersa. Rason para magdalawang isip ang kalaban ay pagpatuloy pa ang kanilang ginagawa. Tanging Estados Unidos lang ang posibleng pakinggan ng Israel sakaling hilingin ito. Natapusin ang operasyon sa Gaza, pero malas ng Hamas dahil ang Estados Unidos ay galit rin sa kanila at sa iba pa nilang mga kaparehang organisasyon na lantarang isinusumpa ang Israel at Estados Unidos. Kaya sa ngayon ay Diyos lang ang nakakaalam kung kailan titigil ang IDF sa pagdurog sa Hamas, pati na sa mga building sa tahanan nila sa loob ng Gaza. Ito ang klarong pabor sa sitwasyon sa giyera ng mga bansang mayayaman at kumpleto sa mga armas pandigma dahil sa makakaya nilang malumpo ang kanilang mga kalaban na hindi gaano nalalagasan ng mga sundalo. Bomba lang palagi ang katapat ng kalaban, tsaka na lang papasok ang mga sundalo kapag patag na ang mga pinagtataguan ng Hamas. Malaki ang chance ang magkaroon muli ng panibagong ceasefire bago patuluyang malagasan ng marami ang mga tinutugis na Hamas. Dalawang bagay lang ang makakapagpigil sa operasyon ng IDF. Ito ay kapag napakawalan na ang lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas at kapag tuluyan ang mabuwag ang grupo nila. Kaya't hanggat hindi pa nangyayari ang dalawang bagay na ito, ay huwag na nating asahan na basta-basta na lang titigil ang IDF sa kanilang operasyon. Ikaw, pabor ka ba sa muling pagbanat ng Israel sa Hamas? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.